Good afternoon, mga ka-Arki. Hello, mga ka-Arki. Meron tayong special guest. Special guest tayo dahil tumatalo na lang siya. So, say hi kay Kitty. Ayan. Tumalo siya sa akin. So wala akong choice, mga ka-Arki. So may kasama tayo ngayon sa ating part 2 ng ating fun performance. Correct. Yung ating UITF naman na year-to-date performance. Parang feeling ko mayaman ako. Kasi mga mayayaman na kontrabida. Usually. Ayan. Ayan. May pusa. Ang mga top performer. Okay, so mga ka-Arki, for today's video, or for this video, i-discuss natin yung mga year-to-date na top-performing na UITF na peso-denominated lang ba yung mga yes, yan? Yes, peso-denominated tayo. And saan galing yung mga yan? Ito ay galing sa ating trusted website, no, UITF.com.ph. So okay, if you wanna know more about UITFs, kung ano mga UITF na sa market, you can go to that site, UITF.com.ph. At makikita ninyo, kumbaga yung various performance, whether previous one year or for a certain period, ayun. Okay, so ano ba yung mga UITF na maganda ang performance for the first half of 2023? Yes, okay. Umbisahan natin sa equity funds. Equity no? fund. Eto, naku, halimaw. May makikita naman natin kung bakit, no? With the exposure. Number 3 is from Manulife, no? Manulife Investment Management. Manulife Global Clean Energy Equity Feeder Fund at 19.9%. 19. Mm, okay. Diba? Grabe. Nagulat ako doon. Diba, Kitty? Ayan. Number 2 is still from Manulife. It's the Manulife American Growth Equity Feeder Fund at 20.14%. Okay. Ayan. At number 1 is Manulife pa rin, no? Manulife Global Technology Equity Feeder Fund at 34.9%. Wow! Ang taas ng 34%, no? Pero ang napansin ko dito is puro Manulife. So, itong mga UITF na to, accessible lang ba siya pag bumili ka ng Manulife policy? Or? No, these are UITF. So, si Manulife kasi, mga ka-Arki, apart from insurance, nag-venture na rin sila into pure funds like UITFs na tulad ng mga ganito. So, kung gusto ko mag-invest dyan, you can contact a Manulife agent. Ah, okay. Na authorized na mag-solicit ng investments. Yes. Okay. Kasi pag nagdi-distribute ka ng UITFs, meron ding special na ano, na parang accreditation from the institution itself. Okay. So, the second point is silang tatlo ay puro feeder fund. Puro feeder fund. And that explains kung bakit sobrang taas niya. Yes. No? So, tama. So, saan ba mga nag-i-invest yung mga yan? Tingnan natin. Global Clean Energy, American Growth, Global Tech. So, kung baga wala sila sa Pilipinas. No? Wala sila sa Pilipinas. Di ba, Kitty? Ayun. So, again, no, nakita natin dito na yung tinatawag natin na country risk. Okay, diba? Yes. Na country risk na, for example, yung portfolio mo naka-invest lang sa, kunwari, Philippines lang, eh syempre, pag wala nangyari sa Philippine market, then wala rin mangyari sa portfolio mo. Mm-hmm. But if you diversify across different geographies, like ito, yung American growth, or different, sabihin natin, sectors like global tech or global clean energy, then, you know, yung country risk mo, kumbaga, eh, mahihila ng iba't ibang sector na yon. Tama. So, very important talaga na meron diversification. That's right. Especially during these times na sideways ang Philippine market, maganda na titingnan kung paano tayo makapag-invest sa ibang markets, no? That's right. And ang maganda dyan, hindi na nila kailangan mag-open ng investment account sa ibang bansa kasi marami ng mga local institutions, mga mutual funds, and mga I would say banko and asset management companies na ganyan. Nag-offer ng Philippine denominated yes na funds na nag-i-invest sa ibang bansa. At hindi mo na kailangan bumili ng dollar. Oo, yun nga. Kasi oo. Peso agad, 'di ba? Hindi na 'yung pupunta ka pa ng money changer or pupunta ng banko to exchange for that, parang instant invest ka. Tsaka wala kang ano, foreign exchange risk. In a way, yes. Oo. Kasi kumbaga yung risk na yun is kumbaga sila na yung nag-exchange for you. Oo. Yun. Mm-hmm.
Oh, ito naman, Equity Index Tracker Fund. Ito naman, puro Philippines naman. No? Makikita yung big difference. Number 3 is from Atram Trust Corporation's Atram Philippine Equity Smart Index Fund, 0.24%. Okay. Okay. Number 2 is BPI Asset Management and Trust Corporation's BPI Invest Consumer Equity Index Fund at 0.47%. So they have their own index na sinusundan. Uh-huh. And number 1 is BPI pa rin, their BPI Invest Philippine Infrastructure Equity Index Fund at 2.97%. Uh-huh. Anong difference, no? Pag Philippine exposure, di ba? From 19 na global to 34 to, ayun, 3%, 0.24%. And itong mga equity index tracker funds na to, hindi ito yung typical na tinatrack yung PSEI kasi that's may kanya right. Siyang, may ano siya, no? Meron siyang specific sector. Katulad yung number 2, Philippine Consumer. Consumer Index, Equity Index. So yung mga consumer companies. Stocks, ganyan. Ayan, mga Monday Nissin, mga ganon. Tapos yung number 1 naman, at kaya sa 2.97%, medyo malayo siya sa sa first 2 kasi Infrastructure Equity Index. So, mga real estate companies naman real ito. Real estate, mga ganyan, mga construction, mga ngayon. Cement. So, kumbaga, para makikita nyo rin mga ka-Arki, no, if you also diversify across different sectors, then that also works for you in diversification from consumer to infrastructure. Eto, balanced fund. Number 3 is from AB Capital. It's AB Capital Balanced Funds, 3.2% return. Okay. Number 2 is from BPI, the Odyssey Diversified Capital Fund at 3.3%. Oh, dikit lang. Oo. And number 1, ako, magaling sila for this, ano, no? For this period si Manulife, no, their global multi-asset diversified income feeder fund. Feeder fund ulit. At 3.71%. All right. So, nasa 3-ish. So congratulations kay Manulife. Yes. Yeah. Ang mga UITFs kasi merong intermediate, long, and medium-term bond funds. Punta tayo sa long-term bond fund. Ito yung mga 10 years or more ang laman, no? Okay? Mm-hmm. So, number 3 is Odyssey Peso Bond Fund at 4.58%. Oy, mataas-taas. Mm-hmm. Okay? Number 2 is BPI's ABF Philippine Bond Index Fund at 4.83%. Oy, very good. Mm-hmm. And number 1 is Security Bank Corporation's SB Peso Bond Fund at 5.22%. Oo, mataas yan, ha? Mataas kasi long-term bond fund. So kung ang laman mo is mga 10 years or more, medyo nag-pause kasi ng rate, no? Yung rate hike. So kumbaga, it was a positive for bonds, most especially mga sa long end of the curve. So yun, sumipa sila pataas. It benefited them. Next, for the intermediate term bond fund. Intermediate, ito yung mga laman is on the average 5 to 10 years. No? 5 to 10 years. Number 3 is China Bank's intermediate fixed income fund at 1.4%. Number 2 is Manulife. Is stable income fund class A at 1.74%. And number 1 is Manulife's stable income fund but class 1 at 2.12%. Okay, so si Manulife ang talagang mamayagpag si Manulife for this period. Punta naman tayo sa medium term. Sa medium term naman, ito yung mga on the average, ang laman is 3 to 4 years na bonds, no? Mm-hmm. Number 3 is Metrobank's Max 5 Bond Fund at 2.76%. Mm-hmm. Number 2, Metrobank pa rin at 2.92 si Metro Corporate Bond Fund. And number 1 is Asia United Bank's Peso Investment Trust Fund at 3.84%. Parang first time ko narinig si Asia United Bank mga list natin ng mga performance funds. No? Mukhang sumipa. Mukhang sumipa to si, ano, si AUB. AUB. Money market. Number 3 is Manulife's Money Market Fund at 2.32%. Mm-hmm. Number 2 is China Bank's Money Market Fund at 2.42%. And number 1 is Manulife, no? Manulife Money Market Fund class 1, 2.58%. Ah, may pag si Manulife, ah.
yung mga ano, mga funds na nag-i-invest sa Philippine market, mm-hmm. mapa-fixed income, mapa-bond, balance, or equity, medyo dikit-dikit sila, no? Yes. So, na-discuss natin to dun sa performance review for mutual funds. Pero ulitin natin dito sa video mm-hmm. na to. Bakit hindi masyadong, bakit dikit? Bakit parang halos pare-pareho lang between 1 to 5% yung performance ng mga iba't ibang funds for the first half of 2023? Well, I would hazard no, number one, kasi they invest in the same market. Oo. Diba? And, well, sa totoo lang kasi napakaliit ang Philippine market. Mm-mm. So, kumbaga, in terms of the global market, para masyadong maliit. So, parang nagsisiksikan kayo, no? And there's what you call yung reversion to the mean. Mm-hmm. Diba? Na on the long term, on the long run, eh, returns would, kumbaga, would clump together on the average. Yung mga outlier, kaunti lang. Like si MBG, diba? Mm-hmm. Outlier yon. So, pero, kaunti lang sila. Oo. Also, I think, yun nga, sideways kasi yung Philippine market. That's right. Tapos, so again, bakit yung performance ng bond fund, almost the same lang yung performance ng equity fund? Kasi, ang nangyari for the first half of the year is, well, largely no, paakit ng interest rate, so it was a negative for bond funds. So malaki yung tama, no, malaki mm-hmm. yung tama. And yun nga, ang galaw din ng stock market from the high, nag-sideways din tayo. So parang halos pareho lang sila. So it basically is due to the hike of interest rate, no? And of course, dun sa still na mataas na inflation pa rin. Mm-hmm. Sa Philippine market. And so, sentiment as well. Tama. So, mga ka-Arki, usually, not always, di ba? Pag mababa ang bonds, mataas ang equities. Usually. Usually, ha? Hindi usually. Parate. So, ibig sabihin, nagsiswing siya. So, pag mataas ang bonds, usually, mababa ang equity. So, nagsiswing siya. Siguro at this point, yan yung time na pantay sila. Oo. Parang gano'n, no? Gano'n. But, of course, again, it's not always the case. Depende pa rin talaga sa maraming factors and economic conditions. But at this point, almost pareho, ang Philippine market. That's right. Why maganda na meron tayong diversification sa mga global markets which we can do sa mga through feeder funds na yun yung next natin, no? Yes. So pagdating sa feeder fund, number three, no? Ano yung feeder fund? Review tayo ng konti. Yung mga feeder fund ay yung mga fund na nag-invest in another fund. Uh-oh. So kumbaga they feed into it. So kumbaga isang fund lang ang pinupuntahan nila. At usually yung fund na ini-investan itong mga fund na to ay mga global fund. Yes. Number three, BPIs in US Equity Index Feeder Fund at 4.5%. 14.5. Oh, 14.5 pala. Oo nga, di ba, Kitty? Okay, 14.5. Number two is Atram's Global Technology Feeder Fund at 23.4. Mm-hmm. And number one is Atram's Global Consumer Fund at 23.48. Oo. So, ang double digits din, no? Katulad ng mga feeder fund ng Manulife kanina sa equity fund. That's right. But I would just like to note, no, si Manulife na tech equity nasa 35%. Si Atram na global tech, okay, 23.4. So, kumbaga, if you're on the tech sector na global, you can expect north of 20%. Kumbaga, maganda ang kalakaran sa tech sector na global kasi 20-30%, di ba? But the difference of the return, I think, dun sa target fund na. Mm. Yung pinupuntahan ni Manulife na ba't siya naka 35 at yung pinupuntahan ni Atram, bakit siya 23? So that 10 percentage point difference, I think attributable na yun dun sa napisil nila na, ano, na target fund. Mm-hmm. But all in all, tech 20-30%, it's a good ano, namayagpag siya for the first half. Teka, bakit nakahiwala yung feeder funds dun sa equity fund na puro feeder fund din naman ng Manulife yung laman? Oo nga, no? Ewan ko sa UITF.com.ph. Sila yung nag-categorize, eh, no? Yes, sila yung nag-categorize. So, tinanong lang natin yung baka na naisip din ng mga ka-Arki natin na nanonood ngayon. So, anyway, right. Last. Oo, that's right. Last is fund of funds. Mm-hmm. Ano ba yung fund of funds? Ito yung fund na, yung feeder fund, sa isa lang naka-invest, itong fund of funds, marami. Okay. Yan, marami. So, number two is BPI's Fixed Income Portfolio Fund of Funds at 3.5%. At number one is Metrobank's
Metro Multi-Team Equity Fund of Funds. Oh, parang party lang, maraming team. Multi-Team Equity Fund of Funds at 15.6%. So sa mga ka-Arki natin, kung interested kayo doon sa mga feeder funds at saka mga fund of funds, puntahan nyo lang yung ano, yung tawag dito yung fund fact sheet. Yes. Para malaman nyo kung saan exactly sila nag-i-invest. Yes. No? Pag sa UITF, ang tawag naman nila doon is yung KIIDS, Key Information Investment Information Disclosure Statement. O basta yung KIDS, KIIDS. Hanapin niyo yun. Ando doon nakalagay kung ano yung laman ng fund. If I might note lang, no, yung equity fund of fund, since naka-invest sa maraming fund at 15.6, kung makikita niyo mga ka-RK, kung mas concentrated yung laman mo, like tech, consumer, infra, mas mataas ang return. Kasi nga, concentrated ka. But as you diversify, ito like fund of funds, 15.6, then yung return mo mas bumababa. Oh, kasi parang nagbabalance out. Out. Not saying na one is better than the other. It's just that, yun nga, kasi pagpakit ang market, yung mga concentrated funds, mataas ang sipa niyan. Pero pag down ang market, mapapansin natin, and madalas to, yun naman yung malakas yung sipa pababa. So again, diversification pa rin. Yes. Okay, so I hope may mga nakuha kayo ng vital information for your investment strategies dito sa ating video na to. And of course, kung gusto niyo ng mas maraming pang video, please subscribe to our channel. And we would appreciate it if you will give this video a thumbs up and share it to your friends. So hanggang sa susunod nating video. Yes. Tulog na ba yung nakatulog na si Kitty Pride? Kitty Pride. Si Kitty Pride. Sige. Bye-bye na tayo. Bye-bye. Bye-bye.